Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumasama dito sa ating daily devotion. Alas 5 ng umaga, gising na po. At hello po sa bawat isa sa inyo, no? At greetings po kay Mauro, Alvin, Shelley, Alfredo, Ryan, and Kenneth Rich. Natuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa faith and prayer. I hope ito po ng mga nakarang araw hanggang sa kasalukuyan, atin pong nade-develop yung ating habit of prayer. At sa ating pananalangin, nagkakaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa Diyos at naiibsan yung ating mga bigatin kasi naibibigay na natin sa Panginoon. Now, ngayong umaga po, ang tatalakayan po natin ay patungkol po sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay nasa Garden of Gethsemane. Now, during this time po, siya ay dadakpin na, ipagkakanulo na ni Judas at dadana siya ng matinding paghihirap. Now, dito sa mga pagkakataong ito, si Jesus Christ kasi, He is God in the flesh. So, meron siyang katawan talaga na pag pinako mo, masakit. No? Pag hinagupit mo ng latigo, masakit. So, si Jesus Christ dito, matindi yung pagdadalamhati niya. Na yung laman niya, yung pagkatao niya, eh nandun talaga sa panalangin niya. Sinasabi niya sa Panginoon, basahin po natin yung panalangin niya. Sabi niya, Father, Luke chapter 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Ito po yung pinakadakilang panalangin. Ama, kung maaari ay ilayunin niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ito yung laman ng Panginoong Hesukristo, yung pagkatao niya na nanalangin. Father, kung maaari lang yung paghihirap na darating sa akin, hindi ko nadanasin. Pero sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Salamat kasi pinanalangin to ni Jesus, no? Salamat kasi sinabi ni Jesus na hindi ang kalooban ng kanyang pagkatao, yung kanyang laman ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. Kung hindi, wala tayong kaligtasan ngayon. Salamat sa pagdurusa ng Panginoong Hesukristo sa pagkamatay niya doon sa krus na nagdulot ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So the greatest prayer is selfless. Ito po yung una nating teaching ngayong umaga. The greatest prayer is selfless. Normally po kasi pag nananalangin tayo, may mga hinihingi tayo sa Diyos. No? Marami tayong mga prayer request. Pero pag binalikan natin yung Garden of Gethsemane, makikita natin na, teka, ang pinakamatindi, pinakadakilang panalangin pala ay selfless. May pagpapakumbaba. Ang Panginoong Hesukristo, hindi niya dinalangin na yung maraming bagay na pwedeng magkaroon siya, no? Pwedeng during this time, sabi niya, Lord, sana hindi ko nadanasi yung hirap na to. Or ipako ako sa krus nang hindi ko nararamdaman. Or maraming pwedeng prayer request eh. Pero yung prayer request ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, not my will but your will be done. Paghihirap ako, maghihirap yung laman ko, ipapako, lalatuguhin. Pero, Father, not my will, but your will be done. The greatest prayer is selfless. Now, sa ating mga panalangin din, ganun din po, no? Marami tayong mga prayer requests sa Panginoon. Ngayon, ang sinasagot na prayer request ng Diyos ay hindi yung prayer ng laman, kundi yung prayer natin na yung kalooban niya ang mangyari sa ating mga buhay. Now, sabi nga dito ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 16:24, kung ikaw ay nagdanais sumunod sa Panginoong Hesukristo, hindi laging ibibigay ng Diyos yung lahat ng gusto mo. Yung Christian life po is not about getting what you want. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. Sa Tagalog po, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po yung Christian life eh. It's about self-denial. It's about selflessness. Na pag sumunod ka sa Panginoong Hesukristo, lagi mong tinatakwil ang iyong sarili. Ganun din sa ating panalangin. May mga prayer request ka na ang sagot ng Diyos sa prayer natin ay no. And we have to honor that. Kailangan tanggapin natin yung sagot ng Diyos na no. Isang bagay na natutunan ko sa isang preacher, sabi niya,
kay Nick, sabi niya, ang hindi laging sinasagot ng Diyos ng yes ang ating mga panalangin. Maraming pagkakataon ang sagot niya, no. Pwedeng pinapanalangin ka mahal sa buhay na gumaling mula sa cancer, pero ang sagot ng Diyos, no. Siya, walang kamay, walang paa. Kahit ipanalangin niya pa na, Lord, magkapaa ko, magkakamay, ang sagot ng Diyos sa kanya, no. Si Apostol Pablo, yung kanyang karamdaman sa mata, marahil sa mata yun, yung thorn in the flesh, I don't know for sure, pero meron siyang matinding panalangin sa Panginoon na maalis sa kanyang katawan. Pero hindi naalis ng Diyos, ang sagot ng Diyos sa kanya, no. Anong gagawin mo sa mga ganung pagkakataon? Ang kailangan po natin magtiwala sa Diyos sa sagot niya. Sa pag sinabi niyang no, no is no. Ganun pa man, kailangan matutunan talaga natin yung selflessness na, Lord, kahit no ang sagot mo, okay lang sa akin. Not my will, but your will be done. So the greatest prayer is selfless. Pangalawa po, the greatest prayer is surrender. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod. Yung kalooban po natin ay sinosurrender natin, sinusuko natin sa ating Diyos. At yung kalooban niya ang gusto nating masunod. The greatest prayer is surrender. Kaya po sa ating mga panalangin, ang pinakadakilang pwede mong ipanalangin ay sabihin mo sa Diyos na, Panginoon, ang dami kong prayer request, ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong hinaing. Pero Lord, not my will, but your will be done. My will, I'm surrendering my will to your will. Now the greatest prayer is surrender. Pangatlo po, the greatest prayer is service. Ang pinakadakilang panalangin po ay may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Ang paating Panginoong Hesukristo rito, nung siya'y nananalangin, ito yung right after the prayer, gagampanin niya na yung pinakadakilang paglilingkod sa sangkatauhan, sa Diyos at sa sangkatauhan. Ayun, yun yung dadanas siya ng paghihirap, torture so to speak, at the same time, dadanas siya ng kamatayan doon sa krus. Ito yung pinakadakilang paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo right after this prayer. Ngayon, nung sinabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos Ama. Basically, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, Lord, this is my greatest service for you. This is my greatest. Sabi nga ni Jesus Christ, Mark 10:45, no? The Son of Man did not come to be served, but to serve, and gave himself as a ransom for many. Bibigay niya yung sarili niya alang-alang sa sangkatauhan. Now, ang Panginoong Hesukristo, sa panalangin niya na ito, nagpagamit siya sa paglilingkod niya sa Diyos. Nagpagamit siya sa Diyos. Now, sa atin po, the greatest prayer is service. Yung sabihin mo sa Panginoon, Lord, even through my suffering, gamitin niyo po ito. Gamitin niyo po yung buhay ko sa paglilingkod sa inyo. Etong tao na ito, walang kamay, walang paa, pinapagamit niya yung sarili niya sa ating Diyos. Si Apostol Pablo, sabi niya sabi ng Diyos kay Ananias nung pinili ng Diyos si Apostol Pablo, sabi, "This man is my chosen instrument." Pinili niya si Apostol Pablo bilang instrumento, pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga hintil. And then verse 16, sabi rito, "I will show him how much he must suffer for my name." Yung suffering, yung self-denial, yung lahat ng mga paghihirap ni Apostol Pablo, gagamitin ng Diyos yan para sa ikalalaganap ng ebanghelyo. Si Apostol Pablo, piniling instrumento ng Diyos, dumanas ng maraming paghihirap. May mga prayer requests na hindi sinasagot ng Diyos. Pero si Apostol Pablo, and I believe he's the greatest theologian of all time, siya yung may... Of course, bukod kay Jesus Christ, no? I think si Apostol Pablo na yung may pinakamatinding impluensya sa Christianity simula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat. Isipin niyo po mabuti, may mga prayer question hindi sinasagot ng Diyos. Nagdo siya sana ng maraming klaseng pagdurusa pero nagpagamit siya sa paglilingkod sa Diyos. The greatest prayer is service. Higit sa lahat ang ating Panginoong Hesukristo, no? Eto, mga tao lang to, mga simpleng tao lang. Si Apostol Pablo, simpleng tao lang. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, ginampanan niya rin yung paglilingkod sa Diyos. Nagpagamit siya sa ating Diyos sa ikaliligtas ng marami. The greatest prayer is service. Sa atin rin po, sa panahon natin ngayon, no, ang pinakamatindi natin o
pinakadakila nating panalangin ay sabihin natin, Lord, use me mightily. Gamitin niyo po ako kahit hindi niyo sagutin yung mga prayer request ko, pero gamitin niyo po ako para sa inyong kaluwalhatian, para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Now, ano po yung application natin dito sa pinakadakilang panalangin na ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane? Number one po, pray that we grow in self-denial. Ipanalangin po natin na lumago tayo sa pagtatanggi, sa pagtatakwil sa ating sarili. Again, Christianity or Christian life, it's not about getting what you want. It's about denying yourself, taking up the cross of Christ, and following Jesus. So pray that we grow in self-denial. Pag sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, itatakwil mo yung sarili mo talaga. It's not about getting everything you want. Na pag dahil nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, hindi ibig sabihin yung lahat ng panalangin mo, sasagutin niya ng yes. So pray that we grow in self-denial. Pangalawa po, pray for the will of God to happen. Yan po ang pinakadakilang panalangin na pwede nating ipanalangin. Na every time we pray, sinasabi natin itong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin, not my will, but your will be done. Marami tayong mga prayer request, yes, but not my will, not your will, not our will, but the will of God be done. So sa atin po, no, itong ganitong klaseng panalangin, ito ay isang malaking kapahayagan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Na sinasabi natin sa Diyos, Lord, hindi yung kalooban ko yung wise decision. Laging ang kalooban mo ang pinakawais sa lahat. Laging yung kalooban mo, yan yung decision na punong-puno ng wisdom, punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng katalinuhan na dapat kong pagtiwalaan. Kaya napakahalaga po pag nananalangin tayo, Lord, these are my prayer requests, but not my will, but your will be done. Pangatlo po, pray that God will use us for His glory. Ito po yung isa sa pinakadakilang panalangin na pwede nating ipanalangin. Nasabihin natin sa Diyos, Lord, kahit yung mga sagot ninyo sa aking panalangin ay puro no, okay lang, Lord. Ang mahalaga sa akin, gamitin ninyo ako sa paglilingkod sa inyo. So isipin niyo po ang isang tao na merong malubhang karamdaman, humihingi ng kagalingan sa Diyos, pero hindi pinagaling ng Diyos. Bakit? Kasi gagamitin ng Diyos kahit yung kanyang karamdaman sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Marami po mga ganong cases, no? Marami mga ganong sitwasyon. At sinasabi po ng Biblia, God's power is made perfect in weaknesses. Ibig sabihin kahit yung mga kahinaan natin, kahit yung panalangin ni Apostol Pablo na Lord, pagalingin niyo ako, alisin niyo tong karamdaman ko, torn in the flesh, hindi siya pinagaling ng Panginoon. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, my power is made perfect in weaknesses, my grace is sufficient for you. That means gagamitin ng Diyos kahit yung karamdaman mo, Apostol Pablo, para sa aking kaharian, para sa kaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. So ganun din po sa atin, no? Marami tayong mga prayer request na no ang sagot. Pero tandaan natin, the greatest prayer is to be used by God. Na kahit ano pang sitwasyon natin, sa ating mga kahinaan, sa ating ganang kalagayan, ay gamitin tayo ng Diyos sa ikalalaganap ng kanyang kaharian. Gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kahit na yung mga sagot sa panalangin natin, puro no. Kasi po, ang pinakamalaga sa lahat, tayo po, maipagamit natin yung ating sarili sa ating Diyos. So let's pray that we grow in self-denial. Let's pray that the will of God, let's pray for the will of God to happen. And let's pray that God will use us for His glory. Lagi nating tandaan ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nananalangin sa Garden of Gethsemane. Siya po ay nagpagamit sa ating Diyos sa paglilingkod, sa ikaliligtas ng marami. So ganun din po sa atin, pray that God will use us for His glory. Para po sa ating discussion, what are the importance of surrendering our will to the will of God? Gaano kahalaga yung pagsusuko natin, pagsusuko ng kalooban natin sa kalooban ng Diyos? So sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, it is my desire to honor you by surrendering my will to your will. Gusto ko po na masamba kayo, gusto ko na papurihan kayo, gusto ko na luwalhatiin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng pagsusuko ng aking kalooban sa inyong kalooban. And I trust you, Lord God. I trust you fully. Kayo po yung
wise in all you do. So teach me to deny myself, take up my cross, and follow Jesus. Please use me mightily for your glory. In Jesus' name, amen. Para po sa comment section, kung meron po kayo natutunan, paalam nyo po sa amin sa comment section right below this video. At huwag po natin kalimutan na ibahagi ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.